yun. Yung isa pang claim na sinasabi nila na yung literacy rate daw ay pinakamataas nung panahon ni Marcos. Nung panahon ni Marcos, ang literacy rate ay 93%. Okay, mataas yun. Pero ngayon, 97.5%. So, hindi ito golden period. At ito literacy rate. Ang hindi sasabihin ni Claudio, yung literacy rate noong 1952, ayon sa sinulat ni Carlos P. Romulo, ay 49%. By 1970, 2 years before the declaration of martial law, ang literacy rate sa Pilipinas ay 83.4%. Kung ang literacy rate sa Pilipinas noong 1982 ay 93%, di na kailangan ng doctorate education from Kyoto University o Ateneo para ipaalam sa inyo kung ano ang nagawa ni Marcos sa literacy rate. Kaya kung sasabihin mo na 97.5% ang literacy rate ngayon, 2016 o 2015, in the 21st century, with computers at 150 million na items sa Library of Congress, at mga idinagdag mo pa ang mga libro sa Philippine National Library, may problem sa literacy from 1986 to 2015. Dahil dapat 100% literacy rate na yan kung tama ang pamamalakad ng gobyernong sinimulan ng mga Idiot Aquino at Idiot Aquino followers noong 1986. Mag-research ka ng maayos, Claudio. Ano ba tinuturo sa inyo sa Kyoto at Ateneo? At ito yung reason, I think, kung bakit maraming may gusto sa Marcos period. Dahil nakikita nila yung present, sinasabi nila, ang dami naghihirap, basag ang ating lipunan ngayon. Kaya napakadaling mag-imagine ng past that never was. Because it's convenient, it makes you feel good. Pero if we're to be honest, that past was, never was to begin with. Okay. Ito na yung appeal to the emotions. Dahil puro fallacy na yung sinasabi ni Claudio, hasty generalization, oversimplifications, non sequitur, babanatan ka na ng mga pang-abay at pang-uri, ek-ek na walang basihan. Dr. Claudio already provided rationality and data to undermine and debunk your claims. I know you're younger than me, so that's why you should do more research before you sit in front of the camera. Isa pa, Dr. Claudio, yung mga judgment calls mo sa martial law ay walang basehan sa economic theory, economic law, economic principle mula kay Adam Smith, David Ricardo, John Maynard Keynes, Milton Friedman, and lahat ng mga Nobel Prize winners in economics. Kung saan, sinulat nila na ang martial law ay dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya. Yung political science 101 definition mo ng martial law, nasaan, Dr. Claudio?